Magandang araw mga tol. So balita muna tayo tungkol kay Ryan Garcia. Nag-announce na din si Ryan Garcia na may laban daw siya ngayong January katulad kay Tank Davis. Nag-announce itong dalawa na done deal na daw yung laban nila. Magkaiba yung official na saka done deal mga tol. Kasi sinabi ni Oscar De La Hoya sa kanyang interview, done deal na yung terms and condition. Medyo nagkakasundo na sila sa ibang bagay. Pero sinabi mismo ni De La Hoya, wala pang kontrata, sana magkapirma na daw para ma-finalize na talaga yung laban. Ito kasing Tank Davis mga tol, may laban ngayong January kontra kay Hector Garcia. Itong si Ryan Garcia naman, may laban din sa January. So kapag kasado na yung laban itong dalawang to, paano kung natalo sila ngayong January? Nwari, matalo si Tank Davis, matalo din si Ryan Garcia. Matutuloy ba yung laban nila pagdating ng April? Kasi April yung tinatarget nila sa Las Vegas. Parang ginagamit lang yung pangalan nilang dalawa para bumenta yung laban nila ngayong January. Kasi marami ang nakakalam na hindi mabenta yung laban ngayon ni Tank Davis kasi galing 130 pounds yung kalaban niya. Hawak niya yung WBA belt tapos umakyat lang sa 135 pounds. Ngayon itong si Ryan Garcia naman, hindi rin kilala yung kalaban niya ngayong January. Kaya kahit sabihin natin na done deal na yung laban, nagkakasundo na, parang malabo pa rin lalo na kung matalo silang dalawa. Kasi matatandaan po natin, nagkasundo na rin yung dalawang yan noon. Pero biglang nag-announce dati si Ryan Garcia na lalabanan daw niya si Pacman. Kaya napurnada yung laban niya kay Tank Davis. Meron daw siyang lalabanan na mas mabigat ang pangalan tapos makakuha siya ng mas malaking karangalan. Ngayon may balita na naman na Pacman versus Ryan Garcia daw sa Las Vegas. Hindi daw exhibition kundi tunay na laban. Hindi pa nilalabas yung kalaban ni Ryan Garcia ngayon January pero sabi niya stay tuned lang tayo kasi maglalabas din daw siya ng detalye katulad kay Tank Davis. Sino na naman kaya ang makakalaban ngayon ni Ryan Garcia? Buti pa itong laban ni Devin Haney versus Lumachenko mga tol kasi sigurado na inaasikaso na ni Bob Arum. Sinabi nga ni Bob Arum hindi niya ipapalabas sa pay-per-view yung laban ni Lumachenko at Devin Haney. Mas gusto daw niya sa ESPN na lang. Kasi daw kapag walang bumili sa laban, maliit lang din yung bayad kay Lumachenko at Devin Haney. Katulad sa ginawa ni Bob Arum kay Terence Crawford. Kaya mapapansin nyo mga tol, hindi lumalaban si Crawford sa pay-per-view. Bawat laban ni Crawford nagkakaalagayan ng 3 million, 4 million, 5 million. Depende sa offer sa kanya ng ESPN. Sa mga laban kasi ni Crawford, lugi si Bob Arum lalo sa mga pay-per-view. Lalo ka dati kay American, kaya hindi na umulit si Bob Arum na bigyan ng pay-per-view si Crawford. Ibang-iba kay Errol Spence kasi tuwing laban ni Errol Spence, dumadaan sa pay-per-view. Kaya mapapansin nyo mga tol, lang siguradong bayad lang kay Errol Spence, $1 million, ganun lang. Kasi kumikita siya sa share sa pay-per-view. Samantala kay Crawford, sagad na yung bayad sa kanya, 3 million hanggang 5 million. Sa ibang banda naman mga tol, Canelo Alvarez, nagbigay na rin siya ng payag. Sinabi niya gusto niya magkaroon ng tune-up na laban muna bago lumaban kay Dimitri Bivol. Gusto daw niya subukan muna yung kamay niya kung maganda na yung kondisyon. Matatanda kasi mga tol na nagkaroon siya ng surgery sa kamay. So abang na lang natin mga tol yung mga update tungkol kay Canelo. So hanggang dito na lang muna tayo mga tol. Maraming salamat po and God bless.